Good morning, cucumber! Ang ulam natin today ay adobong pine tree. Because I'm fine, thank you. Pwede nyo rin itong tawaging beef broccoli. Take note mga cucumber, wala po tayong hangover. Una kong ginawa pagkagising ko, syempre yung pinakamasarap gawin, matulog ka ulit. Ang sarap kasi noon yung kagigising mo lang tapos matutulog ka ulit. Tapos nung nakadalawang gising na ako, inayos ko na yung mga pinamalengke ni my dear. Hinugasan ko lang yung iba tapos hinalpak ko na siya sa rep. Kasi pang dalawang araw na naming ulam yan. Ito yung napili kong iluto ngayon, yung pine tree. Ay, hindi, yung beef broccoli. Minarinid ko muna yung ating bekha sa Mama Sita's Barbecue Ready Mix. Kesa mag-invento ka pa ng kung ano-anong pang marinade, bumili ka na lang neto, 20 pesos lang yan. Tapos sinunod kong gawin yung lagi kong nakakalimutan, yung magsaing. Sinalang ko na sa rice cooker tapos pinindot ko siya, hindi umilaw kasi hindi pala siya nakasaksak. Kaya sinaksak ko muna tapos nakailaw na, pinindot ko pa rin. Yan ang cause and effect pag lagi kang lasing. Tapos, niready ko na yung ating mga gagamitin kagaya ng sibuyas, hiwang bahala na ang ginawa ko. Tapos, sumunod naman ang ating bangba. Tinanggalan ko na rin ng sanga ang ating pine tree. Tignan nyo naman, my goodness! Napakahaba ng sanga! Yung gusto kong gumawa ng tipid ulam serye pero napakamahal ng broccoli. Pero may napanood kasi ko nagluto neto, sinama niya yung tangkay, binalatan niya lang kaya ginaya ko siya ngayon. Nakapag-upload pa naman siya ng video kaya siguro boy pa yon. Tapos, ito na yung ating gagamitin sa adobong pine tree. Pero syempre, niligpit ko muna yung mga kalat natin kasi napakadami. Tapos, kinuha ko na yung mahiwaga nating kawali. Pinainit ko muna lang, kita nyo, sunog na yung kawali natin. Tapos, niligyan ko na siya ng cooking oil, kahit na anong klaseng oil kasi hindi naman tayo maselan. Bawang sibuyas, tapos nilagay ko na ang ating beka. Kunwari lang na in-strain natin yan, pero sa totoo lang, nagtubig talaga yan. Parang gusto ko kasi siyang i-stir fry muna konti. Tapos kunwari, ganyan yung naging itsura niya. Pero ang totoo, sinalo ko lang talaga yung sabaw kasi nagtubig. Ang tagal niya kasing matuyo, kaya nainip na ako. Tapos nung tuyong-tuyo na siya, nung parang masusunog na, nilagyan ko siya ng sarili ko. De joke lang, nilagyan ko ng toyo. Tapos sinalo-halo ko lang siya hanggang matuyo. Ito, totoong buhay na to, natuyo talaga yan. Kaya lang mukha na siyang masusunog, kaya binalik ko na yung sinalo kong sabaw. Pinakulo ko lang tapos nilagay ko na yung ating tangkay. Kasi mas mukhang matigas to eh. Tapos nung kumulo na, nagtipla na ako ng paminta, konting patis, at ang all time favorite natin, ginisa mix, 4 na yan, dati 3 lang. Naglagay din ako ng sugar. Tapos huwag kayong kabahan, cornstarch lang yan, konti lang nilagay ko pero nasobrahan pa rin sa lapot. Nagdagdag ako ng konting tubig, tapos pinakulo ko, nilagay ko na yung broccoli. Tapos pag nalagay ko na yung broccoli, tapos nahalo ko, pinapatay ko na talaga yung apoy kasi ayoko ng overcook. Sayang yung gulay pag na-overcook. Gusto ko lang siya ganyang crispy at masarap. Tignan nyo naman, mukha lang siya sabog-sabog sa kawali pero masarap yan. Tapos yung tangkay, mas masarap pa siya kaysa dun sa pinakapuno ng broccoli. Ang sarap. Pwede pala siyang isama. Yung pinakamatabang party lang ha, hindi kasama yung dinuduktungan ng dahon. Tapos halimbawa ngayon namang problema ka kasi hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung pera mo dahil sobrang dami. Syempre mayaman ka kapag ganun, check mo lang tong page na to, DC Jewelries. Mamili ka dyan ng mga ginto, Saudi tsaka Japan Gold. Yun lang, bye bye!